Magandang buhay, mga bata! Kumusta na kayo? Ako nga pala si Teacher Leica, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ngayon, tayo ay nasa quarter 4, ikatlong linggo, ikatlong araw. Bago natin simulan ang ating aralin, atin munang awitin ang pambansang awit at susundan ng panalangin at pagkatapos noon tayo ay mag-exercise. Hiraya! Mga bata, ang pambansang awit ng Pilipinas. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen.
Bata, ito ang mga pamantayan sa pagkikinig. Una, maupo ng maayos. Pangalawa, gamitin ang tenga sa pagkikinig. At pangatlo, sumali sa talakayan. Bago natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, atin munang balikan ang pinag-aralan natin kahapon. Kahapon ay pinag-aralan natin ang pagpapangkat-pangkat ayon sa hugis ng mga bagay. May ipapakita akong mga bagay at tulungan niyo ako na itambal ito ayon sa kanyang hugis. Magaling mga bata! Ngayon naman ay ating tatalakayin ang iba't ibang tekstura ng mga bagay. Pero bago yon, ano nga ba ang ibig sabihin ng tekstura? Ang tekstura ay ang ibabaw na katangian ng bagay. Maaaring magaspang, makinis o madulas, malambot, at matigas. Paano naman natin malalaman ang tekstura ng isang bagay? Tama! Pamamagitan ng paghawak natin sa bagay gamit ang ating kamay o pandama. Ngayon naman, ating talakayin ang iba't ibang tekstura. Ang una ay ang teksturang magaspang. Magaspang ang isang bagay kapag hinawakan natin ito at may mga linya o bako-bako. Kagaya ng bato. Ang bato ay magaspang. Sabihin nga natin mga bata,
ang bato ay mag-aspang. Magaling! Ano-ano pa kaya ang mga bagay na may mag-aspang na tekstura? Pinya. Pag hinawakan natin ang pinya, ito ay mag-aspang. Sino sa inyo ang kumakain ng pinya? Mga bata, ang pinya ay isang prutas na mayaman sa vitamina C. At ang mga prutas ay masustansya at tinutulungan tayo upang maging malusog. Kaya dapat tayo ay kumain ng mga prutas kagaya ng pinya. Ang iba pang halimbawa ng mga bagay na may mag-aspang na tekstura ay hollow blocks, lubid, papel de liha, langka, gulong, at rambutan. Pangalanan natin muli ang mga bagay na may mag-aspang na tekstura. Bato, pinya, hollow blocks, lubid, papel de liha, langka, gulong, at rambutan. Kayo nga mga bata, magbigay ng mga bagay na may mag-aspang na tekstura. Mga bata, para sa inyong mga tamang sagot, bigyan natin ang inyong sarili ng quiz at sinakla. 1, 2, 3, 4. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikalawang tekstura. Ang teksturang makinis o madulas. Makinis ang tekstura ng isang bagay kapag hinawakan natin ito at walang nararamdamang mga linya o bako-bako. Pangalanan natin ang mga bagay na may teksturang makinis o madulas. Salamin. Ito ay may teksturang makinis o madulas. Ginagamit natin ito kapag tinitignan natin ang ating sarili. Hayan, kita nyo ba yung babae? So, tinitignan niya ang kanyang sarili gamit ang salamin at hinawakan din ang kanyang mukha. At ang mukha ay isang halimbawa din ng makinis na tekstura. Ang iba pang halimbawa ng teksturang makinis o madulas ay ang baso, kamatis, plato, mansana, lobo, at papel. Pangalanan natin muli ang mga bagay na may makinis o madulas na tekstura. Salamin, baso, kamatis, plato, mansanas, lobo, at papel. Kayo nga mga bata, magbigay ng mga bagay na may makinis o madulas na tekstura. Para naman sa ating pagsasanay sa teksturang mag-aspang,
at makinis o madulas, tulungan niyo ako na lagyan ng check ang makinis na bagay at X ang magaspang na bagay. Magaling, mga bata! Ang ikatlong tekstura naman ay ang teksturang malambot. Malambot ang isang bagay kapag ito ay ating napipisil, nalulukot, at napupunit gamit ang ating kamay. Kagaya ng bulak. Ang bulak ay malambot. Ang iba pang halimbawa ng teksturang malambot ay marshmallow. Ang marshmallow ay malambot. Madaming mga bata ang gustong-gusto ang marshmallow. Pero mga bata, tandaan na huwag masyadong kumain ng mga candy para hindi masira ang inyong mga ngipin. At huwag kakalimutang mag-toothbrush pagkatapos kumain. Ang iba pang halimbawa ng teksturang malambot ay unan, tissue, mga damit, sofa, teddy bear, at tinapay. Pangalanan natin muli ang mga bagay na may malambot na tekstura. Bulak, marshmallow, unan, tissue, mga damit, sofa, teddy bear, at tinapay. Kayo nga mga bata, mag-isip ng mga bagay na may malambot na tekstura at sabihin niyo ito. Mga bata, para sa inyong mga tamang sagot, bigyan natin ang inyong sarili ng quiz at pinaklat. Ang ika-apat na tekstura naman ay ang teksturang matigas. Matigas ang tekstura ng isang bagay kapag hindi natin ito napipisil, nalulukot, o napupunit gamit ang ating mga kamay. Kagaya ng cellphone, ballpen, sasakyan, mesa, upuan, cabinet, martilyo, kahoy. Pangalanan natin muli ang mga bagay na may matigas na tekstura. Cellphone, ballpen, sasakyan, mesa, upuan, cabinet, martilyo, at kahoy. Kayo nga mga bata, mag-isip ng mga bagay na may matigas na tekstura at sabihin ito.
Para naman sa ating pagsasanay sa teksturang malambot at matigas, bilugan ang malambot at ikahon ang matigas. Magaling, mga bata! Ngayon naman, mga bata, may inihanda akong mga prutas na may iba't ibang tekstura. Tulungan niyo naman ako magbilang at lagyan natin ng check ang mas maraming prutas. Mahusay, mga bata! Dahil nabanggit kanina ni teacher na kailangan natin kumain ng prutas at masustansyang pagkain, bago natin tatapusin ang ating aralingin sa araw na ito, ating bigyan ang ating sarili ng pakbet clap. Pakbet clap, ready? 1, 2, pak na pak. 1, 2, bet na bet. 1, pak na pak. Bet na bet. Ngayon naman, sa tulong o gabay ng inyong mga magulang, ay sasagutin nyo ang mga gawain sa inyong learning activity sheet sa ikatlong linggo, ikatlong araw na makikita sa pahina 41 hanggang 42. Para sa gawain 1, isulat ang malaking letrang G sa buwit kung magaspa ang salat na nasa larawan. At malaking letrang din naman kung ito ay madulas. Para sa gawain 2, bilugan ang mga bagay na malambot at ikahon ang mga bagay na matigas. Hulayan ang mga larawan. At para naman sa gawain 3, hulayan ang mas maraming bagay sa bawat tangkas. Hanggang sa muli, mga bata. Paalam!